po kayo. Ako po si Mel Tiangco na maghahatid sa inyo ng mga kwentong hango sa tunay na buhay at mahipitak sa ating puso. Ito ang kwento ni Wayda at ng kanyang pamilya. Ito rin ang kwento ng bawat isa sa atin, ng bawat taong nakipagsapalaran at patuloy na nakikipaglaban. Ang buong pangalan niya ay Wayda Cosme, tubong Zambales, isang Aeta, isang kahanga-hangang Pilipino. Sapagkat sa kabila ng mga balakid, sa kabila ng kahirapan, siya'y nagtagumpay at natamo ang napakatayog na pangarap. Bagamat sa simula, walang naniwala, maliban sa kanyang pamilya. Kaya mo na, ha? Kaya mo. Anak, hindi na kita may hahatid. Dahil kasi may trabaho pa ako. Ha? Dire-diretso yung tundahan na to. Wala pang isang oras, nandun ko na sa eskwelahan mo. Alam mo na. Alam mo na. Ano, Mariberto? Saang gyera mo ba ipadadala yung anak mo? Gyera kontra sa kamangmangan. Kamangmang? Sira ulo talaga itong si Roberto. Grade 1 pa lang kung saan-saan pinag-aaral ang anak. Eh, may malapit na mag-eskwelahan dito. Ay, palibhasa eh, mayabang. Gusto niya sapatag. Ay, nagsasayang ka lang ng pera! Pakinggan mo sila, anak. Nako po. Tandaan mo to. Pagtatawa ng kanila. Ay, tama na yan. Ah. Kukutsain kanila. Makakarinig ka ng masasakit na salita. Ano? Iiyak ka. Sino magbabayad, Bukas? Sino magbabayad? Iiyak ka ng iiyak. Walang masama roon. Pagkatapos mong umiyak, tapos na. Muli kang susulong. Ikaw pang promotor, oh. Tandaan mo, Wayda. Isa kang Aeta. Ako ka. Oh, sige, lakad na. Bata pa lamang ay mulat na si Wayda sa katotohanan. Sa ayos, tindi at kulay ng kanyang balat, alam niyang hindi siya katulad ng nakararaming Pilipino. Sa dulo ng mundo, ang kalinga ko asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y lagi equals? Mom!
times 7 equals? Ma'am! Ma'am! 56. Very good. 9 times 9 is? Ma'am! Ma'am! Ma'am. 81. Okay, very good. 11 times 11 equals? Ma'am. Agnes? Ma'am. Agnes? I don't know, ma'am. Ma'am, ako po. Yes, why that? 2 times 2? Uy, ano ka ba? 2 times hindi mo alam. 4. Ma'am, 4 po. Very good, Wayda. Hindi alam mo. Next! 9 times 8 equals? Ma'am! Hindi naging madali ang eskwela para sa batang si Wayda. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila nananatiling mababa ang pagtingin ng mga kaklase sa kanyang kakayahan. Pikit matang tiniis ni Wayda ang mga pagsubok. Ni minsan ay di niya hinayaang panghinaan siya ng loob. Kinakailangan mo, narito ako hanggang dumamay sa iyong mundo. Abang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang imig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman, hindi magbabago. Our table is now open for nomination for the position of class muse. I respectfully nominate Rosemary Velez. I second the motion. Any other nomination? Ma'am, I nominate Wayda Cosme. I move that the nomination be closed. I second the motion. The nomination shall be closed for class muse. Who is in favor of Ms. Wayda Cosme? Silence. Wayda Cosme, one vote. Who is in favor of Ms. Rosemary Velez? It's unanimous. Our class muse is Ms. Rosemary Velez. Congratulations, ha? Ay, sorry nga pala, ha? Bakit ka nagsusorry? Paano kasi pinagkatuwaan ka nila kanina? Alam mo, dapat nag-object ka na lang nung ninominate ka nila. Bakit naman ako mag-object? Bakit hindi ba ako pwedeng inominate bilang muse? Eh, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Kaya lang. Maitim ako, maliit, kulot ang buhok. Eh, tsaka isa pa. Hindi ba ako maganda? Ganun ba? Ano ka ba? Maganda ka naman ah. Talaga? Alam mo, kahit maliit ako, kahit maitim ako, kulot ang buhok ko, maganda ako ha. Nasa tumitingin naman yan eh. Alam mo, gusto kita. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Hindi madali para kay Wayda ang magtiwala, lalo na't ilang beses na siyang nasaktan. Pero sa pagkakataong ito, sarap naman ang sandwich na to. Alam mo, sa kantin walang ganito. Eh talagang sinarapan niya ng lola ko kasi sabi ko sa kanya, share kami ng best friend ko. Oo, bakit? Eh, wala lang.
Tinawag mo kasi akong best friend eh. Biro mo, kakakilala pa lang natin. Tsaka, madami ka namang ibang kaibigan dyan eh. Sa ikaw naman talaga yung best friend ko eh. Talaga? Oh, Rosemary, nandito ka lang tali. Halika, sabihin na tayo mo eh. Ayoko pa. Ano ka ba? Maggagabi na oh. Mamaya, lumakas pa yung ulan na yan. Hanapin ka ng nanay mo. Halika na. Oh. Oh, sige, makikinig ako. Bakit? Nag-iwanay na kasi yung mami at saka daddy ko. Why na wala na akong pamilya? Meron pa. Nandito naman ako eh. Ako ba talaga best friend mo? Alam mo, Rosemary, ayoko sana na may best friend eh. Kasi ayoko nang nakukumpara. Gusto ko pagkaibigan, yun lang. Walang best, walang second best. Pero alam mo din, tinuring na kita parang kapatid ko, parang nanay ko, parang anak ko. Ikaw na yung pamilya ko eh. Kaya kung magkakaroon ako ng best friend, ikaw yun. Geraldine Baro. Patricia de la Cruz. Saan yung mother mo? Rosemary Velez. Uy, wife! Patingin naman yung report card mo. Oh! Bakit ang baba ng grades mo? Hindi naman, mas mataas pa yung English ko sa'yo. Eh, pagkakaalam ko, mas magaling ka sa akin dito, di ba? Eh, yun ang gusto nila ibigay eh. Ayoko naman magpakit sa mga teacher para lang bigyan ako ng mataas na grades, di ba? Sandali, asan nga pala yung magulang mo? Ba't hindi sila yung kumuha ng grades mo? Ha? Kasi sabi ng tatay ko, ako na lang doon mag-isa eh. Kasi yung nanay ko may sakit din. Kaya ako na lang kumuha. Ikaw, asan nanay mo? Mami ko, hindi ata dadating ngayon eh. Mas marami na tayo. Ay, nanay mo? Ako po si Wayda. Kaibigan mo? Classmate ko po. Halika na, Rosemary, makagabihin pa tayo. Huwag mo sabihin kaibigan mo yan. Nakaya pa kaibigan sa isang negra? Sa isang ita? Wayda? Wayda, sandali lang. Galit ka ba sa akin? Bakit? May dahilan ba ako para magalit? Hindi ka pumunta nung birthday ko. Wala naman ako natanggap na invitation eh. Eh, alam mo naman na birthday ko nung Sabado, di ba? Alam mo, maghapon kitang hinintay. Hindi ka man lang dumating. Tapos pinasundo kita, wala ka daw sa inyo. Bakit mo ba ako hinahanap nung birthday mo? Eh, hindi naman ako importante dun ah. Klase mo lang naman ako, di ba? Wides, best friend kita. Alam mo, tigilan mo na nga yung pagtawag-tawag mo sa akin na best friend. Ako lang naman nakakaalam niyan eh. Yung mga tao dito, ang alam pa rin nila, isa lang akong ita na walang karapatan para tumabi sa pinakamagandang babae dito. Hindi mo nga ako mapagmalaki eh. Bakit ka ba nakikipagkaibigan sa akin? Para pag magkatabi tayo, makita yung kagandahan mo, lumutang yung kaputian mo, tsaka matangkad ka, ganon. Ang liit naman ang tingin mo sa akin. Hindi, Rosemary. Akong maliit sa paningin mo.
Bagamat nagkaroon ang bahid ng kanilang pagkakaibigan, nanatiling malapit sina Wayda at Rosemary sa isa't isa hanggang dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Saan ka nga pala magka-college? Hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam kung makakapag-college pa ako. Ako sa Manila na mag-aaral kasama ng mommy ko. Alam mo, Wayda, mamimiss kita. Pwede nga pala magpasign ng yearbook sa'yo. Benta nang sumabog ang pinatubo. Sinalanta ang napakaraming kabuhayan ang di mabilang na tahanan. Wayda, hindi kita pinagtapos ng high school para maging katulong. Eh, tatay, pansamantala lang naman habang hindi pa tayo nakakabawas sa pinsan na binigyan na pinatungko eh. Wala na nga ang natira sa bahay natin sa Botolan. Huwag mo iniisip yon. Walang kalagay ang pawid at haligi lang yun. Pakinggan mo ah. Pero, Vander, kung hindi habang panahon, nandito tayo sa evacuation center. Tatay, huwag niya lang kaya ako mag-college. Nay, kung saan niya? Berto! Oh. Berto, may punto ang anak mo! Wala ko na rin sa mga sinasabi ninyo. Tatay, gamitin niyo na lang yung pera. Magpagawa na lang kayo ng... Aanin! Aanin natin! Para sa bubong, para sa simento, para sa kahoy! Wala ka na makinabukasan! Tatay, nakapagtapos naman ako ng high school eh. Ano? Masaya ka na doon? Ha? Masaya ka doon? Tatay, mamaliitin lang ako. Pumasok ko sa college. Anak, lalo ka lang mamalitin. Hindi niyan klase pag-uutak mo. Wayda, isa ka lang, Aeta. Iyon nga, tatay. Aeta lang ho ako. Hindi ko kaya mo pagsabay sa mga tatag. Ah, saka lang tayo magpunta mo dyan. Hindi ba na sinasabi ko? Hindi nakaligtas ang pamilya ni Wayda sa trahedyang ito. Kasabay sa paglubog ng kinagisnang tahanan, tila nabauna rin sa lupa ang pag-asa ni Waydang makapagtapos ng pag-aaral.
Anak, habang nandito si Wayda, hindi mo lang tayo magagamit ng kabiyertas, ha? Ha? Paano tayo kakain? Ito, gayahin mo pa. Ituruan kita magkamay. Oh, Wayda, sabayan mo na kami dito. Sige po, mauna na po kayo. Tatapusin ko lang po ito. Ay, sige na. Lalamig ang pagkain. Anak, kain na. Wayda, pasensya ka na sa ulam, ha? Hindi kasi ako nakabili ng babi doon sa palengke. Mami, napanood ko sa TV yung mga ita na huhuli ng babi doon mo. Sige, kasi alam niyo po, yung kinakain naman namin, hindi naman makaibahan sa kinakain niyo, eh. Bukas, Jen, gusto mo igawa kita na hamburger? Talaga? Marunong ka nun? Ay, Wayda, sabay na. Kain na tayo. Teka lang, kukuha na po ako ng kubyerta. Mami, marunong naman pala siya eh. Sige, kain na tayo. Kain na, Wayda. Para maibsan ang paghihirap ng pamilya dulot ng pagsabog ng pinatubo, pansamantalang namasukan bilang katulong si Wayda. Hanggang sa muli siyang makapag-eskwela. Baltazar. Sir. Partido. Sir. Kabanting. Sir. Cosme. De La Cruz. Present, sir. Esmundo. Ay, Adeng, bawal humingi ng limos dito. Paano mo nalasutan yung gwardiya? So, hindi po ako namamalimos. Estudyante po ako dito. Paano ka naging estudyante dito? Ba't tingin niya ng class card mo? Ikaw pala si Wayda Cosme. Bakit first day of class late ka kagad? Eh, sir, naglakad lang ko kasi ako papunta rito eh. Sir, galing pa yata ng pinatubo yan eh. Okay, take your seat, Miss Cosme. Okay, class. I am Professor James Enrique. And I will be your professor in Philo 1. Our schedule is MWF from 9 a.m. to 11. Okay? 3 absences would be failing grade. So, you understand that? Isang bagong balakid para kay Wayda ang kolehiyo. Dito masusubukan ang kanyang determinasyon na makapagtapos ng pag-aaral at tuparin ang nag-iisang kahilingan ng kanyang ama. Hi. Uy! Hello! Ito pala yung panyo mo. Nilaman ko na yan. Thank you, ha. You're welcome. Pwede bang makitabi? May sasabihin ka pa? Pwede ba may pagkaibigan sa'yo? Bakit? Kailangan ba ng dahilan? Ang ilap mo naman? Alam mo, pagka alam kong masusugatan ako, hindi ako mahawak sa kutsilyo. Ano? Wala yun. Curious lang ako, ha. Kasi, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaklase na, pardon my ignorance, ha. Pwede ba kitang tawagin na Aeta? Ba't ka ba nagsusorry? Aeta naman talaga ako. Alam mo, yun ang tribo namin, no? Tsaka,
May masama ba sa salitang Aeta o Ita na hindi mo masabi sa akin? Kasi, iba kasi sa amin ang connotation dun eh. Iba sa amin. Sige, ano bang connotation sa inyo ng salitang Aeta? Sige nga, sabi mo nga sa akin. Madumi. Ilang beses ka naliligo sa isang araw? Isa. Ako, dalawa. O ano pa? Ano pang connotation sa inyo? Hindi sibilisado. Ano pang ibig sabihin sa inyo na sibilisado? Yung mayroong magagarang sasakyan, may magagandang bahay at malalaki, may magagandang damit. Alam mo, ang pagiging sibilisado, asa pagkatao yan. Ano? May hirit ka pa? Wala. Pwede na akong makipagkaibigan sa'yo. Money. Wayda. Pwede ba? Layuan mo si Manny? Kilala ba kita? May gusto ako sa kanya. At kung pwede lang, huwag mo nga siyang dikit-dikitan. At kung may gusto ka sa kanya, miga ka nga sa balit mo. Hindi akong dikit-dikit sa kanya. Siya ang lapit na lapit sa akin. At kung may gusto ka sa kanya, edi sabihin mo. Igawan mo. Gusto mo. Lakad pa kita eh. Pero hindi ko sagot pag binasid ka. Ang kapal itong itang to. Uso ba sa inyo ang salamin? Ha? Nakita mo na ba sarili mo? Mukha kang puwet ng kawali. Bakit sa inyo? Uso bang magandang asal? Pag nakakita ka sa tindahan, pakyawin mo ah. Baluga? Wayda, may bibigay ako sa'yo. Perfect mo exam mo. Diba? Sabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo lahat ng perfect score ko. Alam mo, una pa lang yan. Marami pa ako sa'yo ibibigay. Kaya gagalingan ko. Sandali. May papakita ako sa'yo. Ano yan? Ito ang swerte yung 25 ko. Alam mo, bata pa lang ako, nasa akin na to. Ewan ko ba? Basta, hindi ko may bayad-bayad. Lagi na iiwan sa bulsa ko. Kaya simula noon, lagi na ito nasa bulsa ko kahit saan ako magpunta. Bakit? Di ka ba masaya para sa akin? Huwag mo na sa akin bigyan. Bigyan mo na lang yan sa parents mo. Ikaw naman, no? Alam mo naman, walang pakialam sa akin yung mga magulang ko, di ba? So, girlfriend mo? Wala naman akong girlfriend eh. Sa nililigawan mo? Wala akong ibang balak, ibang ligawan. Bakit sa akin mo yun gustong ibigay? Dahil ikaw yung inspirasyon ko. Itong mukhang to? Oo. Yung mukhang yan. Yung mga mata mo. Yung mga labi mo. Alam mo, Wayda, bulag lang na hindi magsasabing hindi ka maganda. Kay Manny ay natagpuan ni Wayda ang isang karamay at kakampi. At sa paglipas ng panahon, lalong tumatag ang pundasyon ng kanilang pagiging magkaibigan. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungo. Habang buhay ay
hiling hindi maglalaho. Ang ibig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang Manny, isang taon na lang gagraduate na tayo. Nakaisip ka na ba ng mapapasok mong trabaho? Kasi ako, ayoko pa magtrabaho eh. Gusto ko pa mag-aral. Alam mo, kung may pera lang kami, gusto ko sana mag-law eh. Alam mo ba, wala pa ni isang Aeta ang nag-abogado. Gusto ko maging human rights lawyer. Siguro panahon na para mapagtanggol ko ang kapakanan namin. Sa'yo na yan. Oh, bakit mo sa akin itong binibigay? Di ba swerte ito sa'yo? Gusto ko. Dali mo yan sa bulsa mo araw-araw. Hanggang sa law school mo. Hanggang maging abogado ka. Wayda, hindi kita makakalimutan. Aalis ka ba? Sumunod na kasi ako ng daddy ko sa Manila eh. Sabi niya, doon ko na tatapusin yung course ko. Ayoko sana, pero wala akong magagawa. Nag-sip na alis ko. Ayusin ko lang lahat ng papers ko. Wayda, gusto ko ito magkating sa terminal, ha? Sa paglisan ni Manny, ang tangi nitong iniwan ay isang munting regalo na di lamang sasariwa sa lahat ng kanilang pinagdaanan, kundi magbibigay lakas din kay Wayda para patuloy na lumaban. Kaya magbabakasyon ako dito. Ano yung sinabi mo? College. Ikaw din, mag-aaral ka din dun. Sabi ng nanay ko, wag na raw akong mag-aral. May pera naman daw kami. Si tatay kasi palagi nananalo sa sabong. Kaya nga, hanggat may pera kayo, mag-aral ka na. Alam mo yung pera, nawawala yun.
Eh, paano ka pa magkakapera kung wala ka naman na pag-aralan? O, di ba? Aral ka! Hoytak! Uwi na! Tulungan mo ako dun sa pag-aalaga ng mga kapatid mo! Sige na! Ay! Alisa! Pausa! Ay, Wayda! Balita ko eh, graduate ka na, ha? Opo. Eh, siguro naman eh, maghahanap ka na ng trabaho para matulungan mo ang mga magulang mo, ha? Aba, ang laki ng gastos ng mga magulang mo sa'yo sa pag-aaral mo, ah. Masusulit ba yun? Eh, Aliluming, hindi po ako magtatrabaho, eh. Kukuha po ako ng law. Gusto ko kasing maging abogado, eh. Ano? Abogado? Opo. Hoy, Wayda, gumising ka. Wala pa sa kasaysayan natin mga ita ang nakapagtapos ng abogasya. Walang mga ngarap. Ako nga hong mauuni. Teka nga, eh saan ba kayo kukuha ng pantustos dyan sa abogasya nyo, ha? Ha? Eh, yung nga ang bubong nyo, eh, hindi nyo may papagawa. O ngayon pa, walang trabaho ang tatay mo. Kailan pa wala ng trabaho ang tatay? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo? Non-proficient, pinasabi nila. Pero palagay ko, pinagkaisaan nila ako. Dahil daw nakikisama sa kanila. Eh bakit nga ba naman hindi ka nakisama? Milagros, isipin mo ha. Mali na nakikita ko, makikisaw-saw pa ako. Ang hirap sa'yo, Roberto. Masyado ka ma-pride. Hindi ka naman marunong lumaro. Sana kung pumayag ka sa gusto nila mangyari, sana hindi tayo nakatunga nga lahat ngayon! Tayo talaga palang nawalan kayo ng trabaho. Oo, oh, anak. Tinanggal nila ako sa walang dahilan. Kinakayanan nila ako dahil sa katutubo lang ako. Roberto, isa kang Aeta. Tayong lahat, mga Aeta lang. Pasalamat na nga tayo eh, dahil naaambunan tayo ng mga biyaya nila. Kaya ganyan ang trato nila sa atin eh. Tayo mismo, minamalita din sarili natin. Milagros, alam mo ba? Isang bagay lang natitira sa akin. At alam mo kung ano yun? Prinsipyo ko! Magutom na tayo! Masunod lang ang prinsipyo mo! Pasensya ka na, anak. Nabigo ako. Mukhang hindi ko na matutupad yung pangarap ko sa yung matapos na abugas siya. Hindi, Tay. Ngayon, mas nagkaroon ako ng lakas ng loob para magpursige na matupad ang pangarap ko. Ang pangarap natin. Gaya ng ipinangako sa ama, naghanap si Wayda ng paraan para makatungtong sa kolehiyo. Bakit hindi mo sinama ang tatay mo, Wayda? Eh kasi po, sabi ni tatay, imbis na daw ipamasahin na lang niya, binigyan na lang niya dun sa baon ng kapatid ko. Sana pala sinabi mo sa akin na naipasundo ko siya. Kinakabahan nga ako eh. Eh bakit niyo ba ako pinatawag? Well, congratulations, Wayda. Nakapasa ka sa scholarship na inaplayan natin. Makakapag-law school ka na. Talaga po? Amat po.
Abot Tanaw na ang pangarap ni Wayda sa kanyang pagpasok sa kolehiyo. Pero hindi magiging madali ang lahat. Ah, that's good, Mr. Morinas. At least nakabawi ka na sa disaster ng last recitation mo. Thank you, sir. Okay, let's go to the next. Wayda Cosme. Oh, Miss Cosme, are you ready for your first recitation? Yes, sir. Oh, that's a very confident answer. Let's hope you can deliver. Miss Cosme, tell me, within what time can a defendant file his answer to the complainant? Sir, within 10 days from receipt of the summons. 10 days? Yes, sir. Bakit 10 days? Sir, because that's what the rules of court provide. Unless, of course, the court grants upon motion of the defendant and without any objection from the plaintiff a longer period of time upon the court's discretion. Yes, the court can grant a longer period of time to file the answer. But why? Bakit sampo? Bakit hindi 15? Bakit hindi isang taon o kaya isang araw? Sir, because 10 days is ample time for the defendant to file his answer. So is 20, 30 even so. But tell me, why did the Supreme Court define 10 days as ample time? Why not just any number? Sir, to be able to answer your question, I have to have read the minutes of the Supreme Court when it deliberated this particular rule. And? I didn't read the minutes, sir. It was not covered in the assignment. Eh, bakit kailangan i-assign ko ang itinatanong ko? Sa totoong buhay, Miss Cosme, pag nasa harap ka na ng korte, tatanungin ka ng judge na sari-saring questions at hindi mo pwedeng sabihin, sorry, dahil hindi ako handa. Because if you do that, you will compromise the case of your client. And worse, Miss Cosme, you have the wrong attitude. If that is your attitude, you have no business being in law school. Next. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Ako po si Wayda Cosme. Isa po ako sa estudyante niya sa civil procedure. Ah, yes, Miss Cosme. What can I do for you? Sir, gusto ko lang po malaman kung ano po yung mga dapat kong gawin para makakuha ng mataas na grade sa klase niyo. Kasi sir, alam niyo po, scholar po ako dito eh. Kailangan ko meron akong i-maintain na average. Simple lang. Study hard. So, yun po ginagawa ko. Well, not hard enough. Not for my class. Sige po. Salamat po, sir. Miss Cosme, sandali lamang. Wala naman akong alam na scholarship na ino-offer ng university ito sa mga Americans. So, hindi po ako Americans. Isa po akong Aeta. Aeta? Sa law school? Opo, sir. Gusto ko lang hong patunayan na meron ho akong lugar sa pamantasang ito. Lalo na ho sa klase niyo. Araw gabing ibinuhos ni Wayda ang sarili sa pag-aaral. Buo ang loob, nahigitan ang sarili at patunayan na kaya niyang pumantay at makipagsabayan sa mga kaklase. Abang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang hinig natin ay aawitin ko. I would like to call in the student who
got the highest mark in this midterm exam. Miss Cosme. Miss Cosme, please enlighten your classmates on who a plaintiff in an action filed against a corporation should be included in the complaint. Sir, the corporate entity itself, its corporate officers, and other parties that may be deemed to be responsible under the cause of action. Well, if the plaintiff wins and the corporation has no longer assets to cover the damages, will the corporate officers be required to pay? Sir, only up to the extent of their subscription in that corporation. What if the aggregate subscription still is insufficient to cover the damages? What now? Then the plaintiff will have to settle for whatever the corporate assets and subscription can cover. Are you sure of your answer, Ms. Cosme? Is there no instance when a corporate officer will be made liable to pay for the corporate's liabilities? It's not part of the assignment, sir. But I can try to answer your questions. Sa korte, Ms. Cosme, you won't have the luxury of consulting your notes when an irate judge presses you for an answer to a very relevant and very material question. Normally, the law views the corporate identity as separate and distinct from the individual personalities of the incorporators. However, in at least two instances, the court may decide to overlook this legal fiction. One is when the corporate officers acted in bad faith, and then another is when the plaintiff is able to pierce the so-called corporate veil, thereby proving that the corporation was formed merely to disguise the true ownership of the corporation. Sir. Excellent, Ms. Cosme. Excellent. Thank you, sir. Walang kaparis ang sandaling iyon para kay Wayda. Isang munting tagumpay para sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. It is my pleasure and honor to present the graduates of Harvardian University College of Law, Class 2001. Miss Marisa Abuego. Sinundan natin ang kwento ni Wayda Cosme mula noong siya'y musmos hanggang sa tumuntong siya sa kolehiyo. At matapos ang tila walang katapusang mga pagsubok, sa wakas ay dumating din ang pinakahihintay na araw ni Wayda. Miss Wayda Cosme. Magpakailanman hindi matama. If that is your attitude, you have no business being in law school. Wala pa sa kasaysayan natin mga tita ang nakapagtapos na sabaga siya. Sa hanggera mo ba ipinadali ang anak mo? Tanda na anak. Isa kang Aeta. Magpakailanman. Ay, siguro naman wala na tayong marinig kina Aling Lumeng tsaka kay Mang Igme. Siguro, napatunayan natin sa kanila na hindi kayo sira ulo. Alam mo, anak, hanggat hindi nila nakikita ang maganda ang bahay natin, hanggat hindi nila nakikita maganda ang pananamit natin, hindi natin sila makukumbinsi na tama ang desisyon natin na unahin ang edukasyon bago sa anong paman. Yun lamang ang kanilang paraan ng panukat ng pag-asenso ng isang tao. Diba? O nga pala, tatay. Ipapadala daw po ako sa Europe para makapagsalita tungkol sa mga katutubo natin.
Aba, maganda yan. Mabuti yan. Kahit papano. Nabigyan tayo ng tinig. At nasa sayo na yung anak. Kung paano kanila maririnig. Kaya lang tayo, kinakabahan ako. Baka mamaya hindi ko masabi yung dapat ko sabihin. Tsaka baka hindi nila ako pakinggan. Anak, tsaka... kaya mo. Wala po. Hoy! Pumila! Oh, pumila lang kayo! Huwag kayong magsiksikan dito! Pumila kayo! Pila! Pila! Aling Lumex, ano kayo pupunta? Doon sa Maynila! Mamalimos kami sa lansangan para magkakwarta kami sa Pasko! Eh, bakit kailangan nyo nung gawin yan? Eh, kaya ganyan na lumang tingin sa atin dahil tayo mismo hindi nag-aangat sa sarili natin eh. Ikaw ha? Akala mo kung sino ka? Nakatapos ka lang, akala mo kung sino ka? Kahit anong gawin mo, ay taka pa rin! Huwag ka na makapag-chismisan! Hanapin mo yung anak mo, baka maiwanan na ta! O, sige na! Nasaan ba yun? Talaga ha kung saan ka nagsusunod ha? Aling Lumay! Aling Lumay! Dito! Iwanan nyo si Tak dito. Ako nang bahala sa kanya habang wala kayo. Hoy, ikaw ha? Nakatapos ka lang ng pag-aaral, akala mo kung sino ka ha? Hoy, ha? Huwag ka ganyan ha? Tak, huwag ka na sumama sa kanila. Di ba gusto mo maging katulad ko? Mag-aaral ka, magsisipag ka, tsaka magpupursige ka para balang araw yung isa sa atin hindi na mamamalimos, di ba? Naniniwala ka ba doon? Papa! Hoy, hindi ka lang ha! Halika na! Ano ba? Tapa pa ka o hindi, ha? Ano? Yung anak ko! Halika dito! Ano? Tak! Wayda ay isang pagpapatunay na wala sa kulay ng balat o estado sa buhay ang tatahaking tagumpay, higit pa ang kinabukasan ng isang tao. Si Wayda ay tunay na kahanga-hanga. Sana'y magsilbing inspirasyon ang kanyang buhay sa ating lahat. Ito po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman sa kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang hinig natin ay aawitin ko. Magpakailanman, hindi magbabago.